Welcome back to my YouTube channel. So before I started this vlog, don't forget to like and also subscribe to my YouTube channel and turn on the notification bell to notify you all the time I uploaded a video. Let's get right into the vlog! Yay! So nakikita niyo naman sa ating YouTube title na ang gagawin natin ay Changes to YouTube Terms of Service. Yay! So ayun na nga, if hindi nyo po nalalaman, nagkakaon po ng changes sa pag-YouTube. Ayan. I think mostly lahat naman tayo ay nakareceive nitong email na to, especially content creators dito sa YouTube. So ngayon, tong video na to is all about me explaining kung ano nga ba yung nandun sa email na yon, if we need to take actions ba, is it a good news or bad news? Kaya tara, let me explain it to you guys. Okay. So simulan na natin to. So nandito guys yung email, let me read it para mas maklear sa inyo kung ano nga ba yung kailangan gawin or kung ano nga ba yung intindi ko din dito sa email na to. Sabi dito, you're receiving this email because we're updating the YouTube Terms of Service to clarify our terms and provide transparency to our users. The term were similarly updated in the United States in November 2020. So basically, sa US, which is nandun naman talaga si YouTube, na-experience na nila tong terms na to, tong pagbabago na nga na to na bagong rules ni YouTube. So November 2020, na-experience na nila yon. Tayo kasi, syempre, di tayo taga-US, outside US tayo. Ngayon pa lang, pinatupad ni YouTube sa atin, outside the US, tayong mga content creators, kung ano yung mga pagbabagong mangyari this June. Okay. These changes shouldn't significantly alter your access or use of the YouTube service. So, ganun pa rin, mag-upload ka pa rin ng mga videos, wala pa rin naman magbabago. Pero ito yung summary ng mga pinatupad nilang mga pagbabago. So, ang una is yung facial recognition restriction. Basahin natin. The term of service already state that you cannot collect any information that might identify a person without their permission. So, dito pa lang sa sentence na yun, alam na natin na hindi tayo pwede mag-video na lang basta-basta. Then, yung tao na pala na yun, ayaw magpakita sa video, then i-upload mo siya sa YouTube, syempre, makikita to public, in public. So, siya naman, ayaw niyang magpakita sa video. So, ayun na nga. Without their permission. So, dapat always ask ka permission if gusto mo bang magpakita dito sa video. Pag ayaw, then wala tayong magagawa doon. Diba? Wala tayong magagawa doon. So, while this has always included facial recognition information, the new terms make that explicitly clear. So, actually, alam ko dati bawal na talaga to. Bago pang magpatupad ng ganitong email, alam ko bawal na talaga to. Kasi syempre, mag-ask ka muna ng permission or i-blur mo yung face nila or tanggalin mo sila dun sa frame sa camera mo para pag ayaw nila magpakita, wala tayong magagawa dun. Wala tayong magagawa dun at kailangan talaga natin tanggalin sila sa frame ng camera mo or i-blur yung face nila. So again, alam ko dati talaga bawal na to, kaya lang siguro hinigpitan nila. I don't know, maybe may mga YouTube content creators na ginagawa pa rin yung without permission. So siguro hinihigpitan na nila, kaya nag-make talaga sila ng rules through email, pina-email lahat ng content creator dito sa YouTube na bawal na ngayon at without asking their permission. So, isa nga sa mga example, lalo na yung pag yung content mo, maapektuhan ka talaga pag ang content mo is social experiment or prank. Mostly, public pranks. Yung alam mo yung lalabas ka, then magpa-prank ka ng mga strangers, diba? So, syempre, yung iba, ayaw talaga magpakita sa camera. So, nakikita nyo dun sa mga ibang content, mga ibang YouTubers, pag nagdaganon sila, pinapakita nila yung camera. Then, of course, siguro, ina-ask nila ng permission yon if gusto ba nila magpakita or not. Of course, yung iba, go lang. Pero yung iba kasi, syempre, ayaw magpakita sa camera, which is talagang bawal. So, hindi ko alam kung paano nila
paano nila malalaman? Hindi ko alam kung paano malalaman ni YouTube na hindi nag-ask ng permission yung YouTuber na yon dun sa tao na pinakita niya sa vlog niya. So, hindi ko alam kung paano niya malalaman yon, pero isa sa mga possible na para malaman niya na talagang hindi ka nag-ask ng permission or pinakita mo siya sa video mo without permission, is siguro yung taong yun mismo makakapanood ng vlog. Kunwari, alimbawa, isa kang content creator, then, nang prank ka ng tao, tapos hindi mo in-ask yung permission niya. Pag napanood niya yun siguro, pwede niya to i-report to YouTube support. Parang, pwede ka mag-email dun sa kanila para ma-report mo. Kunwari, Crizalyn Vistar didn't even blur or didn't ask my permission, ganyan, blah, 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 na ipapakita pala ko sa video niya. So, siguro pag once na nabasa nila yung report na yun, dun sila magte-take ng action na i-email ako or i-delete automatically yung video ko. I'm not sure kung paano talaga nila gagawin yon, pero siguro if may mag-report dun sa video mo na sila pala yun, ganyan-ganyan, then siguro ganun sila magte-take ng action. First, I still don't know kung paano nila gagawin yon. Pero yun na nga, pag public vlog talaga, syempre, ingat-ingat tayo doon. Ingat-ingat tayo sa public vlogging kasi syempre, iba-iba yung nakakasalamuhan natin tao na hindi natin alam na nakasama na pala sila sa frame ng camera, which is very, very, very wrong. Lalo na pag yung taong yun is hindi ayaw pala mag-frame, magpakita sa camera. So, yan. Ingat-ingat lang tayo. Anyway, YouTube right to monetize. So, ano nga ba to? In that word pa lang malalaman na natin kung ano to eh. Pero basahin natin, YouTube right to monetize. YouTube has the right to monetize all content on the platform and ads may appear on videos from channels not in the YouTube Partner Program. We all know na ang YouTube Partner Program, ito yung pag-monetize ng ating mga videos. So, YouTube's right to monetize. So, basically, sa mga hindi pa monetized channels dyan, especially mga small content creators na hindi pa na-reach yung YouTube Partner Program requirements, which is yung 1,000 subscribers and 4,000 watch hours, sa mga not monetized pa, magkakaroon po yun ng ads, di ba? So, magkakaroon ng ads yung video mo kahit hindi ka pa monetized. Pero ito lang yung bad news dito. Nagka-ads ka nga, di ba? Syempre, lahat tayo dream na magka-ads, then magkasahod, di ba? Kasi pag may ads ka, ibig sabihin sasahod ka. Pero dito, sa mga hindi pa, sa mga not monetized channels, is may ads kayo sa videos nyo, pero hindi kayo magkakasahod. That's the bad thing. Hindi kayo magkakasahod. Sino yung sasahod? Si YouTube. Si YouTube po ang sasahod, kaya nga, nakalagay doon, YouTube has right. May karapatan po siya na ma-monetize, which is mag-earn siya ng money with that ads na nakalagay dun sa mga, kahit sa mga non-monetized channels. So, yeah. So, this has a really bad effect to your channel sa mga non-monetized kasi, syempre, alimbawa, yung mga viewers mo, mga viewers mo na nanonood talaga ng mga videos mo, full. Pero may mga viewers kasi, may mga tao kasi na naiirita dun sa ads mo. Maraming ads yun, di ba? So, minsan naiirita sila dun kasi syempre, gusto lang nila mapanood ng full yung video mo. At that time, mas mahirapan ka pa ma-reach yung 4,000 watch hours. Kasi syempre, hindi nila tatapusin yung video mo. Di ba dati, full nilang pinapanood yung video mo. Ngayon, hindi na kasi mairita sila sa mga ads na linalagay ni YouTube. Wala ang control tayo doon. Wala tayong control kung ilan yung mga ads. Yun nga yung pinagtataka ko, ilan ads? Okay pa kung isang ads or dalawa, pwede pa yun eh. Pero pag napakarami na, hindi na pwede yun eh. Kasi, syempre, kahit ako, nakokontrol ko yung ads, pero hindi ko masyadong dinadamihan yung ads. Is it
it is because then na maraming mga viewers na gusto lang panoorin yung video mo, not because of ads, di ba? So pag maraming ads, wala din, hindi rin nila papanoorin full yung video mo. So bad news talaga yun sa atin, pero I'm just telling you guys, nalaban pa din na kahit no matter what happens, isipin nyo kung ba't kayo pumasok dito sa vlogging, di ba? Ako pumasok ako dito sa vlogging to inspire and to motivate people and sa akin din para mas develop pa yung confidence ko. That's kaya ako nag-vlog is dahil doon. Kasi it is really my dream, bata pa lang talaga ako, na mag-vlog. So isipin nyo talaga kung bakit kayo nag-vlog. Para at least ma-motivate kayo na still gumawa kayo ng mga videos nyo. So last na nasa email, of course, royalty payments and tax withholding. For creators entitled to revenue payments, ito yung sa mga monetized channels, such payments will be treated as royalties from a US tax perspective and Google will withhold tax where required by law. Meron po akong ginawang video noon, ito, ililink ko din siya and dito sa I, not sure. gumawa ko ng video noon, yung YouTube tax update, yung mag-fill up ka ng form, ganyan-ganyan. So, yung isa din yung sa mga updates ni YouTube. And dito, so di ba nagpa-fill up si YouTube ng tax information natin? So, may 13% na ibabawas ang USA sa mga videos natin na mag-roll dun sa territory nila. So, yun lang yun. Yun lang yung update dun. Yung parang dati nga, di ba, nag-fill up tayo sa mga monetized channels. Ayun. So, ganun lang naman, and tandaan nyo na pag pumasok talaga tayo sa YouTube, maraming pwedeng baguhin si YouTube. Yun lagi nating iisipin. Maaari siyang mag-iba ng requirements sa YPP. Maaari siyang pwedeng, maraming pwedeng ma-change eh. So, I think we need to accept it na lang as a small content creators. Para talaga to sa mga, ano eh, mahirap talaga as a small content creators ka pa lang. Then marami ng mga changes talaga na pwedeng maapektuhan yung YouTube channel mo. Pero still, kailangan mag-upload pa rin tayo. And malay mo, may good news pa rin naman sa YouTube someday na pwedeng i-update niya, diba? So, mas malaking ano yun, diba? Good news at least. So, basta think positive lang. I know, medyo bad news to. Pero I think, ano, we need to accept it na lang since pumasok talaga tayo dito sa YouTube. And kung ayun, isipin na lang natin na someday lalago din yung YouTube channel natin and YouTuber. Ayun. So thank you all so much for watching. Laban lang, kayang-kaya nyo yan. Mag-upload lang kayo, mag-upload and share nyo ito sa family and friends nyo. And malay nyo naman, di ba? Hindi natin alam, mag-viral pa lang ang video mo. So anyway, thank you all so much for watching. See you all next week! Bye!